Hallelujah. Hallelujah. Nung nakarang linggo, sino po nandito nung nakarang linggo? O nakapanood ng ating gawain po nung nakarang linggo, tayo po ay nangungusap patungkol pa rin sa salita o sa pananalita. Sino nagsabi? Ano ang sinabi? Kanino sinabi? Paano sinabi? Lahat po tayo apektado dyan. Kaya nga po, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay mag-iingat. Paano natin sasabihin ang isang bagay? Saan natin sasabihin? At kung ano yung sasabihin natin? Siyempre, mahalagang mahalaga po yan. Dahil natutunan po natin, pero bago tayo magpatuloy, if you're looking for a title of this message, ang title po ng ating mensahe po ngayong umaga ay Magsalita ng May Buhay. No? Magsalita ng May Buhay. Iba naman kasi pag sinabi mong magsalita ng may buhay. Iba naman yon, no? Iba naman ibig sabihin. Sa Tagalog, mahirap talaga i-translate yung English, gagawin mong Tagalog literal. Kaya ito po ang pagkakasabi rito. Magsalita ng may buhay. Ibig sabihin, may kakayahan ho tayong magsalita ng kamatayan. Meron din po tayong kakayahang magsalita ng buhay. Sa isang tao o sa kanino man, no? Kaya nga po, ito yung pang-anim na serye na po natin sa unawain ng layunin at kapangyarihan ng salita. No? Nung nakarang araw ba, nakapagbitaw ka ba ng hindi magandang salita? Nung nakarang araw ba, nakapagbitaw ka ng magandang salita? Dahil ito po ay makapangyarihan. No? Sabi nga po, natunghayan natin na sa ating pananalita o sa ating mga sinasabi, ito ay nagdudulot ng kamatayan o buhay. Ang salita ay may kapangyarihang lumikha o sumira ng pag-uugnay o ng relasyon o ng tulay. Maaring ito ay makasira o lumikha ng kaugnayan sa bawat isa o sa bawat pamilya. Kaya makapangyarihan. Bago mo bitawan yung salita, mag-iingat ka. Baka naman ito ay maglilikha ng paghihiwalay. No? No? So, ito nga po, tatlong bagay, mabilis lamang tuminsahan ito, tatlong bagay sa napakarami, no? Hindi ko naman sinabing tatlong bagay lang talaga, pero napakaraming mga pagkakataon o mga pangyayari sa buhay natin na pag ginamit natin ang salita, it's either nakakasira o nakakalikha o nakakasira. Yan. So ngayon, tunghayan natin yung tatlo na yon na napili po natin sa ilang mga mahalagang pag-uugnay na dinudulot ng salita o pananalita. So dahil sa aking pananalita, marahil, nagustuhan ako ng tao dahil naintindihan niya yung sinasabi ko. Pwede rin mangyari na dahil sa aking sinasabi, yung isang tao na yon, galit na sa akin kasi hindi niya nagustuhan yung tono ng aking pananalita. No? Pero bilang anak ng Diyos, nandito po tayo, bilang manggagawa ng Panginoon, bilang pastor, nandito po ako para lang po i-relay sa inyo kung ano yung sinabi ng Biblia. So, hindi ko lang po ito sinabi, kundi sinabi po ng Biblia. At tunghayan po natin yung tatlo po na yon na nagdudulot po ng pag-uugnay o connection. Sabi niyo nga po, connection. So basically, ang sinasabi ko, words can build connection to each one. It can destroy connection, but it can also build connection to one another. Of course, ang goal natin, that every time we say something, every time we mention something, every time na tayo po ay bubukang ating mga bibig para magsalita, hari nawa, nagdudulot ito ng buhay. Yan. So, magsalita ng may buhay. Amen? So, sa unang-una, sa tatlo, unang-una po ito. Pinag-uugnay ka ng salita sa ibang tao. Amen? Pinag-uugnay. Kasi communication, ito lamang yung pagkakataon natin para tayo po ay maintindihan, para ma-share natin yung saloobay natin, ang pinakamainam na pamamaraan ay ang ating pananalita. If we want something, kung gusto natin ang isang bagay, kung meron tayong pinapakiusap, kung meron tayong ini-explain, meron tayong gustong maunawaan ng ibang tao, anong ginagawa natin? Nagsasalita tayo. Amen. Minsan nga, sabi nga nila, yung actions natin speaks louder than the words that we say. Totoo naman po. But many times, it's the word, yung mga salita po na binabanggit natin, dun ho tayo nag-create ng bonding
O, dalawang bagay lang yan. It's either pinuputol mo na yung tulay, sinusunog mo na yung tulay, o nagkikreate ka ng tulay dun sa tao na yon. Amen po ba? Oh, I hope I'm making sense. So, unang-una po yan. Pinag-uugnay ka ng salita sa ibang tao. Noong nakarang linggo, nakita natin may kakayahan tayong manakit ng loob sa pamamagitan ng ating salita o pananalita. No? Sa pagsisinungaling, sa chismis, sa pagrereklamo, sa pagbumura, etc. Sa mga bagay-bagay na yan, tayo po ay nakakapagbigay ng sama ng loob sa ibang tao dahil sa mga pananalita po natin, dahil sa laman ng ating salita. No? At dahil sa ating pananalita ng masama, tayo ay naihihiwalay sa ibang tao. Pagka nga po meron kang nasabing masama, yung kausap mo, hindi na nakikinig sa'yo yan. No? Can you imagine po, kung nasa isang grupo ka, no? At nakapagmura ka, no? Ang tanging sasama lamang sa'yo ay mga nagmumura din. Unless siya yung minura mo. No? Pagka ikaw ay nakabanggit na ng hindi masama, may tendency na lumayo na yung loob nung nakikinig sa'yo. Amen po ba? No? Kung ikaw ay sinungaling na tao, mararamdaman niya ng ibang tao at hindi ka na pagkakatiwalaan ng tao na yon. Amen po ba? Alam ko naman lahat po sa inyo dito ay hindi po marunong magsinungaling. Amen? Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. No? Nababasa ko na yung sinasabi ni Ate Lalain sa utak niya. I-example niya yung ano. Guwapo ba ako? Anong sagot? Ate Agnes. Amen ba? Amen? Amen. O, hindi nagsisinungaling. Wala talaga. Wala kayong kakayahang magsinungaling dahil mga anak kayo ng Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Mga sinungaling. Hindi, joke lang. Joke. Yun. So, wala na. Dahil sa masama mong ugali, sa masamang panalita, kahit ikaw pa ang pinakagwapa sa buong mundo, kung masamang tabas ng dila mo, wala nang maniniwala sa'yo. Amen? At inihihiwalay ka na ng iyong pananalita. On the other hand, dahil sa maganda mong pananalita at matamis ang... Pero mag-iingat din naman tayo, nasa Bible yan. No? Hindi porkit matamis yung labi niya at maganda yung sinasabi niya, eh paniniwala mo lagi. No? Siyempre, ang paniniwala natin yung katotohanan. Amen po ba? Amen. So, at dahil sa ating pananalita ng masama, tayo ay nahiwalay sa ibang tao. Katulad ng mag-asawa, tayo ay naghihiwalay yan. Bakit? Kasi nakipagpalitan na yan ng mga matatapang na salita. No? Kaya po naghihiwalay madalas sa mag-asawa dahil po sa palitan ng matatalas na dila. Amen po? Kaya nga po, sa ating mga mag-asawa, kung lately nagpapalitan kayo ng matatalas na pananalita, alalahanin mo, yung kausap mo ay hindi ibang tao, kung asawa mo yan. No? Kanina lamang po, nag-uusap kami mag-asawa, papunta po rito sa church. No? May mga mag-asawa po pala talaga na galit na sa isa't isa. At ang panalangin sana ay mamatay ka na. Ganun? Grabe. Totoo pala yun. Akala ko sa teleserye lang yun. Nangyari pala talaga yun na may mga mag-asawa na ganun na ang usapan. Mamatay ka na. Mga ganun. Demonyo ka. Mga ganun. No? Kaya tuloy sabi nung kapitbahay namin, demonyo. Bakit? Narinig ko eh. Sabi niya, demonyo ka. So, nandun lang siya sa kapitbahay. Yun, joke lang. Hindi kayo natawa. Pag hindi na ako kayo natatawa sa mga jokes, ibig sabihin, matindi ang problema. Hindi, pero totoo yan, no? Pag nag-aaway na, kung ano na mga sinasabi, kaya naghihiwalay, no? Ganon din po yung mga magkakaibigan na minsan mag-best friend, pero nung huli, hindi na. Bakit? Kasi hindi na mapagkatiwalaan dahil sa chismis. Sabi nyo nga po, chismis, no? Wala namang ginawang mabuti po talaga yung chismis. Pinaghihiwalay niya ang mga magkakaibigan, no? Dahil sa mga binitawang masasakit na salita, o dahil... Yung nga, hindi na mapagkakatiwalaan dahil sa mga chismis. Ngunit ang salitang may buhay, eto naman. Ngunit ang salitang may buhay ay nakakalikha at nagdudugtong ng buhay at naghahatid ng buhay at kagalakan. No? Paulit-ulit yung buhay.
Totoo naman na ang mabuting balita, ang mabuting salita, ay nagdudugtong ng relasyon. Kaya nga sabi sa Biblia, no, kung merong nagsasalita sa iyo ng masama, eh balikan mo ng kabutihan. Di po? So, maging sa ating pananalita, kabutihan pa rin ang inaasamasam ng Diyos po sa atin. No? Kaya ang sabi po sa Hebreo, mga Hebreo, chapter 3, verse 13, ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa, araw-araw. Samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino, ang hirap ng Tagalog, papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito, nasa puso ko na po itong verse po nito. Bakit? Kasi ito po yung verse po natin sa everyday encouragement. No? Sabi ko lagi po, araw-araw, sino po dito yung lumipas yung isang araw, wala kang pagsubok? Lumipas. Nangyari na ba yun sa'yo, Ate Agnes? Lumipas yung isang buong Lunes, walang pagsubok. Nangyari na? Wow, praise God. Wala, no? Araw-araw, maliit malaki, may pagsubok. No? May dumadating na pagsubok. No? Kaya sabi ko nga rin po sa everyday encouragement, kung nanonood po kayo, kaya araw-araw din, kailangan natin ang encouragement. Kaya ang utos po ng Diyos sa atin sa Hebrew chapter 3:13, sabi doon, no, encourage one another. Sa Tagalog, kayo ay mga pangaralan sa isa't isa. Tuwing kailan? Araw-araw. No? Kasi ito ang nagdudugtong po sa atin, sa bawat isa, as we encourage. No? No? It is one thing na ikaw ay mag-encourage sa ibang tao, but you know what? Ang sarap din na makatanggap ka ng encouragement. No? Sabi nga, mahalaga ang kapangyarihan ng pagpapalakasan, no? Yung nag-encourage ka, hindi kayo nagpapayabangan, yung ibang ibig sabihin nun. No, nagpapalakasan kayo isa't isa. Paano po nangyayari yun? Tuwing kayo ay nagko-communicate, nag-uusap, no? Ini-encourage mo yung isang tao. Pero, hindi madali na, kadalasan hindi madali na i-encourage mo yung sarili mo. Lord, I encourage myself, no? Hindi madali, no? Pero, yung tatanggap ka ng encouragement, napakasarap minsan, no? Lalong-lalo na po, yung encouragement ay tamang-tama sa panahon na sinabi sa'yo. Amen po ba, no? Kaya nga po, yung everyday encouragement, hindi ko man alam yung pinagdadaanan nyo, pero ito po yung utos sa akin ng Diyos simula po nung nagka-COVID ako ng pangalawang beses. Kasi sabi ko, Lord, nagka-COVID na naman ako, nakaka-discourage pala yun yung panayang COVID mo, no? Hindi na uso yung COVID, nagka-COVID ka pa rin. Hindi ata words of life yun, no? Sabi ko, Lord, wala man lang nag-hello sa akin, Pastor, kamusta ka na? Ano nangyayari sa'yo? No? Kasi nasanay ako yung laging, Ate Lorna, kamusta ka na? Good morning, gano'n. Di ba? Pero pag nakakatanggap ako ng paminsan-minsan, Tita Ami, oh, Pastor Arnold, good morning, kamusta ka na? Ang sarap pala, ano pakaramdam, no? Naintindihan niyo sinasabi ko? So, bukas na bukas, siguro mag-uunahan na kayo, Pastor Arnold, good morning po, kamusta ka na? Ang sarap kasi. Ang sarap. Kaya ang ginagawa, sabi sa akin ng Diyos, gusto mo ma-encourage? Encourage mo sila. Gawin mo yung araw-araw. Sabi ko, Lord, okay lang to, dalawang linggo. Okay lang, araw-araw. Hindi. Nagsimula po tayo January 10. At ang tanging absent ko lamang po ay nung isang araw, Biyernes. Sorry po sa inyo na wala ko tayong everyday encouragement ng Biyernes. Pero ito yung utos ng Diyos eh. Everyday encouragement. Everyday na ini-encourage mo ang bawat isa. Amen po ba? Yan ang nag-uugnay sa atin. Siyempre, nag-encourage ka ba na masama yung sinabi mo? Siyempre, hindi. Puro kagandahan, no? Kagandang loob ang sinasabi mo. So, sabi po sa Kawikaan 15:4, sabi doon, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Amen? Ang magiliw na salita. No, hindi ko naman sinasabing dapat maging magiliw yung salita mo, bawasan mo yung katotohanan, gawin mong medyo light ng konti. Hindi. Sabihin mo pa rin yung katotohanan, pero magiliw. Parang ganito, alam mo, Brother Ralph, for the wages of sin is death. Magiliw na yon, di ba? But the gift of God. Amen? Ganun ba yan? Ganun ba ibig sabihin? Hindi. Pag sinabi natin yung isang bagay,
may kasamang pagmamahal. Amen po ba? Na sinasabi mo yun, hindi lang siya sa, kasi sasampalin mo siya ng verses. Hindi. Dahil mahal mo siya, gusto mo siyang maligtas, alam mong masakit yung sinasabi mo, wages of sin is, pero may kasamang pagmamahal. Yun po yung pagiging magiliw mo. Amen po ba? Can I hear an amen? Amen. Pero yung matalas na pangungusap, for the wages of sin is death. Doon pa lang, wala na. Ah, forgive me. Diba? Dinaan sa sigaw eh. Diba? Si Lord ba, sisigaw? Hoy! Ganun ba si Lord? Kaya ano? Come and follow me! Ikaw! Eh sa akin naman, hindi naman ganun si Lord eh. Diba? Hindi ka naman niya kailangan sigawan. Ang kailangan niya lang sabihin sa'yo, yung why. Sabi mo why. No? Para maintindihan mo kung bakit niya ginagawa yun. Maintindihan mo kung bakit mo kailangan gawin. Amen. Sa Kawikaan 25:11, kapag angkop sa panahon, no? Siguro paminsan-minsan, eto, kompletuhin natin. Kapag angkop sa panahon ang salitang binigkas para itong ginto sa lalagyang pilak. Nakaranas na ba kayo ng isang linggo, hindi ka kinausap? Wala ka narinig kay ano, Pastor Arno? Tapos biglang, hello, Ate Lorna, kumusta ka na? No? Oh, kumusta ka na, Ate Lorna? Tapos bigla na lang ihilak si Ate Lorna, kumusta pa lang yung sinasabi mo? Kasi, para kang pinadala ng Diyos sa pagkakataon na yun na, Pastor, hindi ko na po talaga kaya. Biglang, may mga, madalas po, may ganun po ang pagkakataon. Tatawagan, kasi po ako, tatawagan ko talaga yung tao. Sabi, Pastor, bakit kayo tumawag? Tamang-tama po. Bakit na naman, anong ginawa ako? Mag-hello lang ako. Yung pala may pinagdadaanan. No? Sabi doon, kapag angkop sa panahon ng salitang binigkas, para itong ginto sa lalagyang pilak. Amen? Subukan mong gawin yan. Manalangin ka, Lord, sino mong gusto kong tawagan ngayon? Sasabihin niya, sige, tawagan mo si Pastor Arno. Tawagan mo si Tita Ami, si Ate Tess, si Noy. Pag tinawagan mo, hello Noy. Aba, ba't tumawag sa akin to? No? Tama-tama, no? Biglang, coincidence ba yun? Hindi. Itinalaga ng Diyos. Amen po ba? Nag-uugnay tayo sa isa't isa every time we encourage one another. Amen? Angkop, ang ibig sabihin niyan, napapanahon, tamang-tama, hindi lang basta nakapag-advise, pero narinig mo mula sa Diyos na kailangan mong tawagan yung tao na yun, makinig muna sa payo ng banal na Espiritu. Hindi lang dahil sinabi ko, ay hindi, magtatawag ako ngayon, bukas na bukas, tawagan ko si ano, tawagan. Hindi. Pray. Manalangin ka, Lord, sino gusto mong i-encourage ko ngayon? No? Isang maiksing ano lang. Hello, Dan. Kumusta ka na, Dan? Okay naman po. Eh, si Dan naman, pag tinawagan ko si Dan, laging okay. No? Hello, Dan. Kumusta ka na? No? Pero kahit nararamdaman ko may pinagdadaanan, okay pa rin siya. No? Amen. Tama ba, Dan? Tama ba? Miss mo ba? Yun. No? Chinismis ko pa. Hallelujah. Pero mabuti ang Diyos kay Dan. Amen? Amen. Hallelujah. Pangalawa, ano yung una? Pinag-uugnay ka ng salita sa ibang tao. Gusto nila yung pananalita mo kaya nagustuhan ka nila. Hindi lang naman ang pinag-uusapan dito yung nagustuhan ka. Hindi. Kasi, ang salita ay mahalaga at makapangyarihan. Kaya gagamitin natin ito para mag-ugnay sa mga relasyon, hindi para magwasak ng relasyon. Amen? Yun naman po yun. Ayan, pinag-uugnay ka ng salita sa Diyos. Yun yung pangalawa, sorry. Siyempre naman, sabi mo, siyempre naman. Dahil kung walang salita, paano tayo mananalangin sa Panginoon? Yan ang nag-uugnay sa atin. Nakakamangha na ang isa sa mga pangalan ni Jesus ay Logos. No? Alam mo ba na ang ibig sabihin ng Logos ay Word? No? Sabi mo nga, Word. Sabi po sa pahayag, 19:13 o sa 1 andiyan ba yung 1:1 no? Sabi doon, nang pasimula ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos, no? Nakakamangha, no? At sabi po sa pahayag 19:13, sabi doon, basang-basa sa dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos, Word of God. Kaya yung word po ay hindi lang basta salita, kundi ang Diyos mismo, siya mismo yan. Kaya paano natin naidudugtong ang salita sa Diyos?
Tingnan natin yung dalawang bagay, paano mo na idudugtong ang iyong pananalita sa Diyos. Unang-una, binigyan tayo ng katuruan o pagtuturo kung paano tayo lalapit sa kanyang presensya. Paano daw tayo lalapit sa presensya? Lumapit tayong parang mga pipe, ganun ba? Hindi. Pag lumapit tayo, sasamba. Sabi po sa awit 100 verse 4. No? Kaya tayo nauugnay sa Diyos sa ating pananalita sa pamamagitan po ng, sabi po doon, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit. Sabi niyo nga po, umaawit. Di ba pag umaawit, gumagamit ka ng salita? Amen po ba? May umaawit po ba na, wala naman, di po ba? Pag-aawit ka, gagamit ka ng salita. Nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Gumagamit tayo ng salita. Nakikiugnay tayo sa Diyos. Amen. Sabi po doon, yun po yung una. Yung pangalawa naman po, ay mga salitang sinambit o sinasambit sa taus-pusong pananalangin. Yan. We are connected with our words when we pray to God. Amen po ba? At yung mga panalangin po na yon, ang pinakikinggan ng Diyos. Kaya minsan, kaya nga sabi po ni Santiago, dahil siguro, kung bakit wala ka, eh dahil hindi mo naman hiningi. No? Hindi ka naman nagsambit ng panalangin. At nung hiningi mo, masama o iba ang motibo mo, hindi maganda. Kaya hindi napasa iyo. No? Kaya tayo po ay sasambit ng panalangin. No? Ang panalangin po ay hindi lang tuwing meron tayong kailangan o gustong mangyari sa buhay, hindi lang po tuwing tayo po ay merong emergency. No? Dahil hindi po yan ang totoong rason kung bakit tayo po ay nananalangin. Unang-una, bakit po tayo nananalangin? Dahil siya ay Diyos. Amen po ba? Amen. Ang sabi po sa Lucas 18:7, ngayon ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumarating sa kanya araw-gabi. Sa tingin mo ba ipagkakait niya? Sa mga dumarating sa kanya ng araw-gabi, sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. No? So sa ating pananalangin, we cry out to God, at sa ating pong mga sasambitin, doon po nag-aantay ang Diyos. Ano bang gusto mong mangyari, anak? Eh, Lord, bahala na po. Kailan nyo nanalangin ka, Lord, bahala. Minsan si Lord naghahanap ng specific na prayer. Alam nyo ba yon? Lord, gusto ko po ng ganito. O binigyan ka nga, ay, ba't ganito yung binigay sa akin? Eh, sinabi mo lang, Lord, pahingi po ng tsinelas. O binigyan kang tsinelas. Pero iba pala yung gusto mo. Naiintindihan yung sinasabi ko? Minsan kailangan sambitin natin. No? Kailan yung nanalangin ka, Lord, pahingi po ng asawa, yung makadiyos, yung maganda, sexy, yung mabait, yung ganyan-ganyan. Tapos yun yung binigay sa'yo. No? wala magtataas ng kamay. No? Kailan yung may hiningi? Ako, nung hiningi ko, wala pa kaming anak ng asawa ko, literal talaga, nagsalita ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, eh yun yung nasa puso ko. Sabi ko, Lord, pahingi po ng anak. Kay babae yan, kay lalaki yan, it doesn't matter po sa akin. Pero gusto ko po, paglabas niya, malusog siya, walang sakit, ganun, healthy, no? And healthy din po yung, yan, very specific. So binigyan kami ng dalawang anak, malulusog naman. Nagkakasakit sila, pero hindi ibig sabihin, hindi sinunod yung gusto ko, yung, naiintindihan yung sinasabi ko, specific minsan eh. Pero may mga prayer naman minsan na, Lord, ikaw na nakakalam ng puso ko. Ikaw. Paano yan nakakarating sa kanya? Sa pananalangin. Kaya kung hindi ka nanalangin, anong sasagutin ni Lord sa'yo? Ano ang, kasi communication yan eh. Ang pinaka-basic nga po na ibig sabihin ng panalangin, communication, nakikipag-usap ka sa Diyos. Pwede bang si Lord lang lagi ang nakikipag-usap? Hindi. Kailangan niya malaman anong gusto mong sabihin. Ano ba, anak, ano bang gusto mo? Sabihin mo sa akin. No? Hindi naman pwedeng hulaan lagi ng ating mga magulang kung anong gusto lang. Bahala na kayo, paano, di ba? Ako, mas nabibless ako minsan pagka yung isang bata, alam niya yung gusto niyang hingin. Kaysa yung, anak, di ba? Naranasan niyo na ba? May tinanong kang bata, anong gusto mo sa birthday mo? Ganun lang yung sa... Okay lang, wow, ang bait naman, parang... Pero pag may bata po na, anak, anong gusto mo sa birthday mo?
Ah, gusto ko po yung laro ang Lego. Ito po, may nakita po ako. Pinakita pa yung picture. Alam niya yung gusto niya. Aba, sabi ko, iba, ibang klase to. Ibang klase yung bata. Kasi ganun po ako nung bata ako. Tinanong ako for the first time ng aking tiya na nasa US. Sabi niya, anak, anong gusto mong regalo pagbalik ko? Gusto ko po ng relo. So binigay niya ako ng relo. 1980. No? Bakit? Sabi niya sa akin, ibang klase itong bata. Ibang klase itong anak mo, abe. No? Abe kasi yung pangalan ng tatay ko. Kuya niya yon. Ibang klase itong anak mo. Alam niya yung gusto niya. Yan ang gusto ko. Confident. Confident. Alam niya yung gusto niya. Hindi naman dahil mayabang ka o gusto mo ano. But minsan ang hinahanap ni Lord, confident tayo na Lord, ito po ang gusto ko. Hindi mo lang kasi gusto yan para lang sumikat o ano man, pero alam mo yung gusto mo. Ibibigay kaya ni Lord yan? Well, ibibigay niya yan kung para sa'yo talaga yan. Amen? So, true enough, after 1 year, bumalik yung tita ko kasi yearly sila nagbabakasyon from US. May dala siyang relo. Timex. 1980, naka-Timex ka, ibang klase ka na. Kaya nung una ako nagkarilo, may kwento ko lang, wala namang kilalaman to sa ating usapan ngayon. Nung unang beses ako magkarilo, Kaliwete, nandito yan. Naglalakad ako nakaganyan. Kasi maluwag yung relo. Pag ginanong ko, malalaglag. Kasi sobrang laki. Ano, yan lang naman. Pero sabi ng tita ko, alam niya yung gusto niyang hingin. So ibibigay ko. Sabi ni Lord naman sa atin, kung alam mo yung gusto mong hingin, at para sa'yo talaga, ibibigay ni Lord yan. Paano niya nalaman yon? Eh dahil ibinulong ko sa kanya. Nagkaroon kami ng communication. Idinudugtong ka ng iyong panalangin sa Diyos. Amen? Hindi naman sinabing, oy, panay na ang prayer mo sa akin, ha? Wag na, ayoko na. Hindi. Ang gusto ng Lord, lagi tayong mananalangin sa kanya. Lord, ito po yung nangyari sa akin. Ito po, ganito po. Lord, ang saya ko po ngayon. Lord, ang ganda ng ginawa. Lord, salamat. Lord, bakit naman ganun? Lahat ng klaseng panalangin, ibigay mo sa Diyos yan. Kasi doon niya malalaman, ano ba talaga, anak, ang nararamdaman mo ngayon? No? Amen? Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Andiyan pa o ba kayo? Sabi po sa Ephesians chapter 6:18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat na hinirang ng Diyos. Ang sekreto po dyan ay manalangin po tayo sa lahat ng hinirang ng Diyos. Yung will ni Lord, yung ipapanalangin mo. Will ba ni Lord yan? Eh malalaman mo kung will ni Lord yan, kung nanalangin ka. Eh paano kung di ka nanalangin? Hindi mo malalaman kung will talaga ni Lord yan. Yun naman ang kagandahan. Amen po ba? Amen. Nandiyan ka pa ba? Mananalangin ka na ba? Amen? O, palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlong pagkakataon ng ating salita ay pinag-uugnay ka ng salita sa iyong kinabukasan. No? Unang-una, pinag-uugnay ka sa ibang tao. Ang iyong salita, pinag-uugnay ka sa Diyos. Itong pangatlo, pinag-uugnay ka sa iyong future, sa iyong kinabukasan. Amen. Sino dito ang gusto magkaroon ng magandang kinabukasan? Taas ang kamay. Of course, lahat tayo magtataas. No? Ang iyong salita ay parang binhi na iyong itinatanim. Amen? Para sa iyong kinabukasan. Well, ganyan talaga ang buhay. Minsan, swerte-swerte, malas-malas, ganyan. Madalas ganun ang lingwahe ng mga tao. Well, ganyan talaga ang buhay. Napakahirap. Minsan, nandun ka sa taas. Minsan, nandun ka naman sa ilalim. No? Eh, kung yun ang paniwala mo. Amen? Well, ganyan talaga ang buhay. Napakahirap. No? Amen? Hindi kita masisisi kung yan ang tingin mo. But we need to change our perspective when it comes to life. Para magbago ang ating sinasabi, kailangan magbago rin ang ating isip. No? Paano mababago ang isip mo? Eh kung madalas kang dumikit sa Lord, mababago yan. Kung madalas mong kasama ang Panginoon, mababago ang isip mo. Ganun ang influence ng presensya ng Diyos. Amen? Kaya ano ba ang iyong sinasabi sa iyong kinabukasan? No? Yung mga sinabi mo 10 years ago ay resulta kung bakit nakaupo ka ngayon dyan. Yung mga sinabi mo nung bata ka ay resulta kung bakit nandiyan ka ngayon. No? Ano sabi mo nung bata? Sisikapin ko. Magsusumikap ako. Eh, nagsumikap ka. Eh, nandito ka ngayon. Amen? Bakit? Narinig ng Diyos yan. Yan ang daing ng puso mo. Yan ang panalangin mo sa Diyos. Amen po ba? Amen. I hope I'm making sense. Sabi po sa Mark 11:23,
Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Ang sabi po ng mga mangangaral, hindi naman talaga literal na yung bundok na yung pupunta sa gitna ng karagatan pag sinabi mong na mayroong pananampalataya. Hindi naman talaga literal na mangyayari yun. But you know what? Ang sinasabi rito is, nothing is impossible. Nothing is impossible with God. Pag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon. Amen? Pinag-uugnay ka ng iyong salita sa iyong kinabukasan. Para bang may nakaharang ba sa iyong pinto na hindi ka makaalis-alis sa iyong kinalalagyan ngayon? Aba, manalangin ka at sabihin mo, Lord, itong bundok na ito ay hindi mananatili. Mawawala itong hindrance na to. Maraming hindrance sa ating paglago. Maraming hindrance sa ating pagtaguyod sa buhay. Maraming mga kontrabulate, mga ganyan, mga bagay-bagay na gustong magpatumba sa atin. Napakarami po niyan, araw-araw. Amen? Pero, ang ating salita sa ating pananalangin, maging ang ating mga salita na magiging binhi sa ating kinabukasan, ay nakasalalay sa susunod mong sasabihin ngayong araw na ito. Amen? Kamusta ka na, kapatid? Ano ba ang mga madalas mong sinasambit? Ala na naman tayo. Ito na naman. Puro kabisita na naman. Ganun po ba ang mga salita po natin? Ang salita mo po ba ay masahol pa sa ano? Sa ano? Yung malansang isda? Ano yan? Ganun po ba ang ating salita? I'm sure hindi naman po. No? Dahil ikaw ay nasa words of life, ang iyong salita ay punong-puno ng buhay. Magsalita ka ng may buhay. Amen? May pag-asa. Amen po ba? Amen. Napakasarap samahan ng taong punong-puno ng pag-asa sa kanyang pananalita. No? Yung puro, hindi, this is not just being positive in your language, but this is being positive because you know that you have a faithful God who hears your prayer, who knows your heart. Amen? Amen. Hallelujah. Magsalita ng may buhay. Sabi po sa Pahayag 12:11, and this is very important, no? In the last days, sa kaduluduluhan, sa end times, ika nga, no? Nagtagumpay ang mga ito. Sino? Yung mga anak ng Diyos, ang mga mananampalataya sa Panginoon. Sila raw po ay nagtagumpay. Nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dalawang bagay. Ano po yon? Sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos. At buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Yan ang dalawang makapangyarihan na ating hahawakan pagdating po sa kaduluduluhan. Yung ating testimony. Kamusta naman kapatid ang iyong testimony? Hindi ko ito plinano, pero habang tayo po ay sumasamba, sabi ng Panginoon, gusto kong sampulan mo yung mga nakikinig sa iyo. Tumawag ka ng isang tao na sa iyong pagtawag, magtataas ng kamay at sabi niya, ako po pastor, magpapatotoo. Ito yung mga taong kahit anong oras, kaya nilang sabihin ang kabutihan ng Diyos sa kahit anong pagkakataon. So sa mabilis lamang po na pag-anyaya sa inyo, yung unang magtataas ng kamay, bibigyan ko ng isang minuto na magpapatotoo sa Diyos. Sino pong gusto magpatotoo? Taas ang kamay. Meron po ba? Yung unang kamay na magtataas, aakyat po dito, magpapatotoo, bibigyan ko ng mic, 1 minute lamang po. Sino po sa inyo dito na nasa teterino ang gusto magpatotoo ng kabutihan po ng Diyos? Taas ang kamay, mabilis lamang. Halika na. Huwag ka na magtaas ng kamay. Kung talagang ready ka na, halika na. I'll give you 1 minute. Come on. Come on. Meron po ba? Meron po ba? Meron po? I hope nararamdaman mo yung gusto kong gawin ngayong umagang ito. No, mayroon po ba ang gustong magpatotoo? Isang minuto lamang po. It could be less than 1 minute. Basta itaas mo yung kamay mo, ibibigay ko sa iyo yung mic. 1, 2, 3. Sino po ang gustong pumunta? Amen? Anyone? Anyone? Hindi po ako magtuturo ng kamay. Meron, halika na, halika na. Kung gusto mo ang pagtotoo, isang minuto lang. Meron po ba? 1, 2, 3. Okay. Wala nagtaas ng kamay.
Ngayon kakausapin kita. Kasi ang patotoo, kahit tulog ka, pag ginising ka, handa ka magpatotoo. Paano nila malalaman na totoo ang Diyos mo kung dito sa church, hindi mo kaya magpatotoo? Paano pa sa labas? Amen? Ang galit si pastor, wala nagtaas ng kamay. Kasi kung ako yung pastor nyo dito sa 7:30, gusto kong itulak kayo. Tanggalin yung mga kahihiyan nyo sa buhay para sa paglabas nyo, wala na kayong tatagong kahihiyan dahil sa salita ng Diyos. Kung darating na ang Diyos at tayo po ay nakatikom pa ang ating mga bibig, sino po ang magsasabi na mabuti ang Diyos? Amen? Did you get the message? Pinag-uugnay ka ng Diyos sa iyong salita, sa ibang tao, sa Diyos, at sa iyong kinabukasan. Bibigyan ko pa ng isang pagkakataon. Sino pang gustong magkaroon ng isang pang pagkakataon? No? At gustong magpatotoo ng 30 seconds. No? Bago tayo, I'm gonna close now. Iko-close ko na po. Tapos na po yung mensahe. Pero gusto ko, may lakas ng loob na tumayo ngayon, 30 seconds, magpapatotoo sa mga oras na ito. One more. At kung wala na po talaga magtataas, mag-close in prayer na po ako. Meron po ba? Taas ang kamay. One more chance. Kung sino man. Halika na. Sa tingin ko, meron talaga eh. Naiyalan talaga. Pero pag tumayo ka, matatanggal eh. Ito na yung simula ng breakthrough mo. Araw-araw gusto mo na magpatotoo. Amen? Tumayo ka na. Halika na. Sino na? Meron ba? Anyone? Meron po ba? Wala. Amen? Tita Ami, parang gusto nang tumayo eh. Pero pinibigyan niya ng chance sa iba. Ate Lorna, halika na. No? Halika na, Ate Lorna. Bakit ko po ginagawa ito? Kasi gusto ko malaman nyo, kung ikaw ay magtatagumpay sa iyong kinabukasan, ngayon pa lang, magtanim ka na ng patotoo. Ito po si Ate Lorna, impromptu. I'll give you 30 seconds. Tell who God is in your life. Kabutihan ng Diyos. Go! Yan. Good morning po, everyone. Good morning din sa mga nasa FB Live. So, gusto ko lang i-testimony yung second booster ko. Kasi parang lahat na yata ng tao ayaw nang magpa-second booster. Kasi ang dami daw mga nangyayari sa kanila. Sabi ko nung kasi ang anak ko, si Bunso, yung nurse kasi yun. Inaaway na niya ako. Sabi niya, Mac, kung saan-saan ka na pupunta, bakit hindi ka magpa-second booster? Eh, natatakot nga ako. Yung sa puso ko, natatakot talaga ako kasi ang dami talaga kong naririnig na masama yung effect ng second booster. Pero sabi ko, Lord, ikaw na ang bahala. Sabi ko, magpapa-second booster ako kasi gusto kong maging safe ako. So, sa madaling salita, nagpa-second booster ako. Wednesday yata yan. Sabi nila, wala naman. Ang daming mga questions ng nurse. May allergy ka ba? Anong nangyari sa mga bakuna mo? Sa first booster mo? Sabi ko, negative lahat. Lahat ng sagot ko sa nurse is very good. Walang mga nangyari sa akin. Sabi ko, ay, ang healthy mo naman. At ito pa yung nakakatuwa. Sabi kasi nila, hindi pa ako, parang hindi pa nagbibigay talaga ng second booster. Sabi niya, Ma'am, hindi pa ho kayo pwedeng magpa-second booster. Sabi niya, kasi per category daw yon. Sabi niya, ano bang category? Sabi ko, yung A4, wag na yung mga A1, A2, mga comorbidity ganyan. A4, sabi ko, ilang taon na po ba kayo? Sabi niya sa akin. Kasi hindi pa ko kayo qualified magpa-second booster. Sabi niya, ano po ba yung A4? Sabi ng nurse. Ay, sabi ko sa nurse, ano po yung A4? Sabi ng nurse, 50 up ang A4. Eh, hindi po kayo pwede. Sa akin, natawa talaga ako. Kasi sabi ko, Ma'am, 58 na po ako eh. Sabi ko, nagulat talaga sila sa akin. So, grasya ni Lord yung young looking. Amen. Kapag nagseserve ka kay Lord, hindi mahalata yung edad mo. Amen. Yan yung patotoo ko. And after that, yung second booster ko, alam mo yung
ano, normal lang na mabigat yung braso mo for 2 days, and after that, walang fever, walang cough, walang whatsoever na effect ng second booster. So, I'm encouraging everyone, magpa-second booster na kayo kasi protektahan ka ng Panginoon. Maraming salamat, Ate Lorna. Haring nawa, naintindihan niyo may mensahe ngayong umagang ito. Kaya nga po, pagdating sa kabutihan, huwag niyo pong titipirin ang inyong salita. Pero pagdating sa kasamaan, itikom niyo ang mga bibig. Amen po ba? Come on, let's all stand up. Let us pray. And even as we prepare for our tithes and our offerings, let us give God the glory. Lord, salamat po. Pinag-uugnay niyo po kami. Ang aming salita sa inyo. At yun ang pinakamahalaga, Panginoon. At dalangin namin, Lord God, na the more we testify your goodness, lalo naming makikita ang kapangyarihan mo na dumadaloy sa aming mga kamag-anak, kapitbahay, sa mga tao sa paligid po namin. Nang tanging masasalita lang po namin ang iyong kabutihan, Lord. Lord, mukhang imposible, pero dalangin namin, samahan niyo po kami, Banal na Espiritu, to represent you sa lahat po ng pagkakataon. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak, Panginoon, maging sa kanilang pagbibigay ng kanilang alay at ikaw po. Maunawaan nila ang purpose ng kanilang tithes and offerings sa inyong kaharian, Panginoon. At Lord, dalangin namin, gamitin niyo pong mga kayamanang nalilikom para po sa ikalalawig ng iyong kaharian sa pamamagitan po ng Words of Life Church. Lord, salamat po sa pagtitiwala. Salamat po sa inyong kapangyarihan na palaguin din ang aming mga gawain. And that is my prayer, Lord God, na ang bawat isa, maging niyo may mga business, Panginoon. Palaguin niyo po ang kanilang mga businesses, Lord God, upang sila rin po ay maging malaking blessing, Lord God, sa inyong gawain. Lord, salamat po sa bawat isa na narito, maging yung mga nanonood sa kanilang mga tahanan. And we pray that one day, makasama rin namin sila dito sa church, face to face. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, uwi po kami, daladala namin ang iyong buhay na salita. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. And amen, and amen. Hallelujah.